this year din natapos po yung kontrata ko sa Star Magic. So, yun po. Hintay ko po muna matapos, tapos nag-audition na po ko sa GMA. Eto ha, totoo bang hindi ka nirenew? Hindi naman po sa hindi nirenew, pero parang nagsabi na rin po kasi ako sa handler ko na if ever po matapos yung contract, baka po mag-try ako ng So, bakit ka nag-design? Bakit ka nag-design na lumipat? Siguro, ano po, para sa isip ko lang, siguro gusto ko bagong tahanan tsaka bagong mindset. Dahil marami na po akong sinahindi na pagkakataon sa kanila. Kaya gusto ko naman po ngayon, baka iba naman yung mangyari sa akin. Pero naramdaman mo ba? Hindi ba dahil naramdaman mo na? May nagkaanak ka na, naramdaman pinabayaan ka kaya nag-design na lumipat. Hindi naman po sa ganun. Never ka naman po naisip. Siguro yun lang, inisip ko lang talaga, gusto ko na po lumipat ng ibang network na iba naman yung mindset natin. So mas focus ako, mas palagaan ko lalo yung trabaho ko. Ganun po. Pero ka rin dahil naisip po yung hashtags. Yung hashtags po, lagi po, pag naisip ko po yun, lagi po ako nanghihinayang talaga. Kasi sobrang laking tulong po sa amin ng showtime. Sa grupo namin, siguro kung makita nyo yung mga kagrupo ko, pag nakita nyo po sila na may mga sasakyan, o kaya may bagong bahay, lahat po yung dahil sa tulong po ng showtime, kaya po sa hashtags yun. Kaya malaking panghihinayang hindi po na mawala ng trabaho yung nasa showtime. Pero dyan mas malaki raw kung nakita mo kayo sa JSL. Malaki ba? Kasi si Kiray, nung nakita ko siya nung nakalaan, sabi ko, kamusta ang kitaan? Ituloy mo, iba ang kitaan sa JSL. Ah, mas malaki. Ganun rin ba sa'yo? Oo, mas malaki. Kasi nag-quito siya kalimutulang kalahating milyon. Wala? Yeah, sa UCPB. So sa'yo ba ganun ba? Ay, sa ngayon hindi pa po. Wala pa po. Pero ano, mas malaki po ng odd kasi hindi pa naman po ako big star, wala pa naman din po pagka ibigay po ako ng TF, for sure naman din po i-approve kasi para wala pa naman ako ng patunayan. Pero dyan, ano po ba, malaking project ang binigay sa'yo ng CM? Yun nga po, kaya sobrang thankful ako sa GMA dahil ayun po, unang project ko pa lang talagang huge project. Ang daming naingkit sa'yo, yung mga sinasabi, ikaw daw lumipat ka lang sa ito binigay. Ano comment? Siguro ano, kasi matagal ko naman kung pinag-play ito na magkatrabaho na ulit kasi isang kalahating taon po walang regular na trabaho. Kaya ayun, siguro binigay na rin sa akin ang gusto. Ding dong dante. Yun nga po eh, time king. Ayun, yung sa training namin medyo nakakapagod, bugbuga physically and mentally. Pero dahil sa tulungan din po namin na magkasama, for example, si Kuya Dong, si Ding Dong, hindi niya kasi sa amin kinaparamdam na siya yung parang prime time king. Tinutulungan niya po kami lahat pagdating sa set. Kahit sa training po, nakikita namin na ginagawa niya yung bawat challenge. So kami mismo, may hiya kami na hindi gawin. Na-inspire kayo. Kaya na-inspire kami. Ding Dong. Ding Dong po, Rocco Nacido, Prince Clemente, Lucho Ayalas. Paul. Ay, Paul Salas. Si Paul. Oh, sorry. Si Jasmine hindi. Si Jasmine hindi po. Alam niyo na ba kung sino yung isang babae? Hindi pa kasi sure. Hindi po sinasabi sa amin kung sino po yung pinakagaganap talaga. Kasi, marami po pwede. Tapos dito, ang dalawang pelikula po na Twitter director. Yes po. Ano yung una mo? Yung unang-una ko po, 2015, Buhay Nanay. Kasama ko po si Miss Bianca Manalo. Indie rin. Opo. Nakakailan pang ilang indie mo po pa rin yun? Siguro nakaka-apat na po. May sexy indie ka ba nito? Ay, wala po. Kaya dati po, payag po. Pero ngayon kasi parang married na ako. Medyo tinatry ko po hanggat maaari may iwasan. Ano na yung pinaka-sexy project mo? Saan ba? Hindi po movie, hindi teleserye. Ay, pero dati, ipaglaban mo, medyo may ano kami ni Ella Orsner, parang medyo may that scene. Ano yung more than that, wala? Ito, ano, hindi movie, saka hindi teleserye. May ginawa ko music video po noong nakaraan lang with Ian Cipriano. Yung story, kailangan ng business. So, yun, ginawa ko. Ayaw mo magpakita ng wet? Mga topless. Ayaw mo yun? Topless, ha? Ano ba? Ayaw mo magpakita ng bat? Topless nga, wala. Bago kumabang? Oo nga, ano. Ngayon, kaya
hanggang baba ng bat. John, sa mga mga lalaki at isa ko sa sex scandal. Ikaw, how sure are you kung wala ka lalabas sa sex scandal? May nang chismis ka na po before. Ay, di, wala pa naman po. How sure are you na wala ka lalabas sa sex scandal? Kasi na-delete ko na po bagay. Ay, naman. Hindi mo malang pinakita? Seryoso, meron. Saan mo nang gumawa? Ay, hindi. Hindi ko pa naisip. Kasi naisip ko na noon na nakatakot nga. Kung sakali mawala yung phone, for sure, ganun yung pangyayari. Pero naroon na ako na nakakapag-chat sa isang stranger na... Ay, hindi pa. Sex video. Sex. Ay, hindi pa po. Ito yung ginawa. So, John, 100% sure kung wala ka nalabas. Opo. John, may picture, issue sa'yo na ano daw? Picture. Mahilig ka ba mag-selfie na suot? Ah, wala po. Ano lang, yeah. Gym lang. Ganyan lang. Ganun lang. Ano ba? John, may issue sa'yo na martyr ka raw na asawa. Martyr? Bakit po? May nakatatay sa amin. Sunuran ka na sa asawa mo. Ah, sunod-sunuran. Ah, hindi naman. Ah, hindi naman. Siguro nasa point na ako ng buhay ko ngayon na pumapawi ako sa kanila. Kasi marami rin po ang ipagkukulang. Lalo na nung nakamatay si mami, di ba medyo nakabayaan ko sila na isang buwan. So, lagi ko pa rin siyang daladali. Kahit na mag-curious all day. Ako. Naisip ko pa rin yung mga araw na. So ngayon, parang kahit ano, sabihin, bawi ako. What would you say na apektuhan ng popularity? Hindi ko po kasi alam kung sikat na ako ng panahon na yun. Pero ba, sikat ang mga hashtags. Ayun po, basta yung hashtags po sikat. So, sige, dami po tayo. Pero, feeling ko medyo na-apektuhan siya. Pero, hindi ko rin nakilala ng mga tao kung paano ko bilang isang lalaki. Bilang isang ako. Jan, dagdag ko dun sa ano, tanong ni pasyente. Pero paya ka na maging under o under ka ba? Sa asawa ko. Hindi sa kanya. Madali, paya ka mag-under o under. Hindi, dapat under siya. Kasi ayun po ang pinag-uutos naman. Okay. Ayun po talaga.